Kumusta kaibigan? Ang kwento na ating itatampok ngayon ay tungkol sa isang preso na nais bulihin ng isang gang sa loob ng bilangguan. Ngunit di nila alam na isa pala itong malupit na fighter, kaya ito ang nangyari sa kanila. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli, maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang lalaking nagngangalang Taong na nasa loob ng muntin lupa na nilapitan ng bahala na gang na gustong bulihin siya. Ngunit nagulat sila dahil si Taong pala ay mahusay sa martial art at napataob silang lahat gamit ang mga moves na itinuro sa kanya ni FVJ. Matapos ang ilang taong pagkakakulong sa bilangguan ay pinalaya na si Taong at nagpunta sa Los Angeles. Umupa siya sa isang apartment na pagmamay-ari ng isang babaeng nagngangalang Tamara. Bilang landlady, sinabi ni Tamara sa kanya na huwag gumawa ng gulo habang nakatira sa kanyang apartment at sinabihan siya ng ilang mahalagang tuntunin habang siya ay naninirahan doon. Pagkatapos, lumipat ang eksena at ipinakita ang isang underground fight sa harap ng mob boss na si James. Si James ay may fighter na nagngangalang Hammerman na walang talo sa bawat laban at may mabangis na estilo ng pakikipaglaban. Sa gabing iyon, ang katunggali ni Hammerman ay isang fighter na hawak ni Pinball. Gayunpaman, ang fighter ay hindi humubra kay Hammerman dahil siya ay madaling napatumba nito at halos mapatay siya kung hindi siya pinigilan ni Pinball. Dahil natalo siya sa pustahan, mabilis na iniabot ni Pinball ang pera kay James dahil labis itong kinakatakutan ng mga tao. Nang bumalik si Pinball sa kanyang sasakyan, nagulat siya kay Taong na nasa loob ng kanyang kotse at sinabi nito sa kanya na gawin siyang underground fighter nito dahil gusto niyang labanan si Hammerman. Noong una ay tumanggi si Pinball dahil ayaw niyang ipagsapalaran ang kanyang pera sa taong hindi niya kilala. Ngunit nagawa ni Taong na kumbinsihin siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng magandang deal para kay Pinball para siya ay makalaban. Nang pumasok sila sa arena ay nakilala ni Taong si James at ang kanyang kasintahan na si Angela. Sa pag-aakalang interesado si Taong sa kanyang kasintahan ay winarningan ni James si Angela at sinabi kay Taong na pag-aari niya na ito. Agad na inayos ni Pinball ang unang laban ni Taong laban sa isang kilalang fighter at hindi nagtagal, pumasok si Taong sa kanyang unang laban at mabilis na natalo ang kanyang kalaban sa pamamagitan lamang ng dalawang sipa. Nang makita ang kakayahan ni Taong sa pakikipaglaban, nagpa siya si Pinball na ipagpatuloy ang pagiging manager nito. Walang pakialam si Taong dito, basta makalaban niya agad si Hammerman. Tinanong naman ni Taong si Pinball tungkol kay Angela pero binalaan niya si Taong na huwag lumapit kay Angela kung ayaw niyang masaktan. Ipinaliwanag ni Pinball kay Taong na dati nang may asawa si Angela ngunit ipinakulong ni James ang kanyang asawa dahil sa kasong murder. Nang nalaman ni James na buntis si Angela, inutusan niya si Angela na ipalaglag ang kanyang anak. Simula noon, nalulong sa droga si Angela at hindi na nakatakas sa anino ni James. Pagkatapos, lumipat ang eksena at ipinakita si James na nakikipag-usap sa kanyang mga business partners. Makikita rito na si James ay isang cold-blooded mafia kung saan hindi siya nagdalawang isip na patayin ang kanyang business partner dahil sa hindi niya lamang nagustuhan ang sinabi nito. Samantala, si Taong ay tila malapit na kay Roberto, isang matandang lalaki na nakatira sa parehong apartment building na inuupahan niya. Madalas silang dalawa na naglalaro ng chess. Hindi lang si Roberto ang naging kaibigan niya, isa na rin sa mga naging malapit sa kanya ay si Jared, ang batang inampon ni Tamara. Nang gabing iyon, bumalik si Pinball at dinala si Taong sa battlefield para talunin ang mga fighter ng sabay-sabay. Sa mga sumunod pang laban, mas nakakilala si Taong dahil sa kanyang sunod-sunod na tagumpay sa underground fight. Tinalo niya ang bawat fighter na nakaharap niya at kumita ng libu-libong salapi para sa kanyang sarili, pati na rin si Pinball. Kahit na siya ay sumikat na, hindi pa rin nakakalimutan ni Taong ang kanyang sarili at palagi nagtitraining araw-araw upang mapanatili ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Isang gabi, nang bumalik si Taong sa kanyang apartment na duguan, tinulungan siya ni Tamara na gamutin ang kanyang mga sugat.
Sa ibang lugar, muling ipinakita ni James ang kanyang kalupitan nang hindi siya nagdalawang isip na pumatay ng isang babae sa isang maliit na eskinita. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay nakita siya ni Roberto na hindi sinasadyang napadaan sa lugar na iyon. Matapos ang matagal na paghihintay, nagkaroon ng pagkakataon si Booth na labanan si Hammerman. Hindi nagtagal ang kanilang laban at napabagsak ni Bone si Hammerman at ang nakakapagtaka, natalo niya ang malaking tao na ito nang hindi nasasaktan na ikinagulat naman ni James. Matapos ibigay ang kanyang pusta kay Pinball, inimbitahan ni James si Bone at Pinball sa isang hapunan. Maliwanag ang intensyon ni James na gawin si Bone bilang kanyang flagship fighter sa mga international underground fight na pinangungunahan ng mga pinuno at mayayamang tao sa buong mundo. At gusto niyang labanan ni Bone si Pretty Boy Price, ang nagahari kampyon ng tournament. Dahil nagdududa pa si Bone, ay sinabi kay James na i-consider niya ang kanyang alok. Pagkatapos ay inutusan ni James si Angela na akitin si Bone at ikayati na tanggapin ang kanyang alok. Matapos magkaroon ng pagkakataon na masolo si Angela sa isang silid, sinabi ni Bone kay Angela na siya ay isang cellmate at malapit na kaibigan ni Danny, ang asawa ni Angela. Sinabi nito na isang araw ay pinatay si Danny ng isang presong nagngangalang JC sa utos ni James. Pagkatapos ng kamatayan ni James, determinado si Bone na palayain si Angela mula sa pagiging alipin nito kay James. Matapos marinig ang paliwanag ni Bone, sinabi ni Angela na di nagtagal pagkatapos mabilanggo ni Danny ay nanganak siya sa isang batang lalaki, ngunit hiniwalay siya agad dito at hindi niya alam kung buhay pa ito. Sinabi ni Bone na buhay pa ang kanyang anak at alam niya ang kasalukuyang kinaroroonan nito. Nangako siya kay Angela na magkikita sila ng kanyang anak. Pero bago iyon, kailangan magparehab ni Angela para hindi mawala sa kanya ang kustodiya ng kanyang anak. Pagkatapos gumawa ng mga plano kasama si Angela, sinabi ni Bones kay James na pag-iisipan niyang muli ang kanyang alok. Pero bago iyon, kumuha siya ng kondisyon na kukunin niya si Angela. Nang gabi ring iyon, agad na dinala ni Bones si Angela sa isang drug rehabilitation clinic. Kinabukasan, pumunta si James sa isang high profile mobster, si Franklin McBay, at nag-alok sa kanya ng 5 milyong dolyar para ma-schedule ang labanan sa pagitan ni Bone at Price. Noong gabing iyon, nalaman ni Bone na pinatay si Roberto sa harap ng apartment nito. Ang matanda ay pinatay ng mga tao ni James dahil witness si Roberto sa isang pagpatay na ginawa ni James. Makikitang nabigla si Tamara sa pagkamatay ni Roberto at sinubukan ni Bone na pakalmahin ito. Sa ibang lugar naman, inatake ni Hammerman si Pinball sa isang bar at pinilit siyang sabihin ang kinaroroonan ni Bone dahil gusto niyang makabawi sa kanya. Halos patay na ni Hammerman si Pinball, ngunit pagkatapos ay lumitaw si Bone at iniligtas siya. At dahil tinanggihan ni Bone ang alok ni James na maging fighter nito, inutusan ni James ang kanyang mga alipores na tugisin si Bone at Pinball. Pagkatapos ay inutusan ni James ang iba pa niyang mga tauhan na pumunta sa isang drug rehab clinic para puntahan si Angela. Mabuti na lang at inaasahan na ito ni Bone at inilipat si Angela sa isang ligtas na lugar upang hindi matrace ng mga tauhan ni James ang kanyang kinaroroonan. Sa halip na si Angela ang kanilang madatnan ay si Bones ang kanilang nakaharap, kung kaya naman napalaban sila dito. Matapos talunin ang lahat ng tauhan ni James, nakatanggap si Bone ng tawag mula kay James na gustong makipag-ayos sa kanya. Ipinadala nito ang kanyang lokasyon sa pamamagitan ng GPS phone at pinasunod sila sa bahay ni McBay. Pagdating doon, inutusan ni James si Bone na labanan si Price, kung hindi ay papatayin niya si Angela, Tamara, Jared at Pinball. Bago ang laban, sinabi ni Bone na siya ay isang malapit na kaibigan ni Danny at nagnanais na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan kay James at palayain ang asawa at anak ni Danny mula sa mga kamay nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inamin ni James ang lahat ng mga aksyon na sadyang nag-frame kay Danny para ito ay makulong, pati na rin ang pag-uutos sa mga tao na patayin si Danny sa loob ng bilangguan. Gayunpaman, hindi namamalayan ni James na lihim na inirecord ni Bone ang pag-amin ni James sa pamamagitan ng isang GPS phone na ipinadala niya sa cellphone ni Pinball. Pagkatapos nito, ipinadala ni Pinball ang video sa pulisya upang pumunta sila agad dito.
Hindi nagtagal, tumating na rin si Price at handa na silang gawin ang laban na hinihintay ng maraming tao. Sina Bone at Price ay parehong mahusay na fighter at may mataas na antas na mga diskarte sa pakikipaglaban. Ang dalawa ay sumabak sa isang matinding labanan ngunit napigilan ni Bone ang mga move ni Price at hindi na ito makagalaw pa. Gayunpaman, nang si Bone ay malapit ng talunin si Price, siya ay nag-tap out sa lupa at inihayag na siya ay sumuko na. Kaya lumalabas na si Price ang nagtagumpay. Dahil sa hindi inaasahang pagsuko ni Bone at siya ay natalo, hinawakan ni James ang kanyang katana at inatake siya nito na puno ng galit. Nang makita ito, inutusan ni McVeigh ang kanyang mga bantay na ihagis ang kanyang katana kay Bone para maging patas ang laban. Gayunpaman, sa halip ay binitawan ni Bone ang espada at ginamit lamang ang kaluban upang harapin si James. Hindi mahirap para sa kanya na talunin si James. Gayunpaman, si Bone ay gumawa ng isang sword slash na naging dahilan upang maputol ni James ang kanyang sariling kamay. Ilang sandali pa ay nakataka si Bone bago dumating ang mga pulis upang arestuhin si James dahil sa ulat na ipinadala ni Pinball. Makalipas ang ilang araw, binisita ni Angela ang apartment building kung saan nakatira si Bone. Sa wakas ay nabunyag na ang anak na ipinanganak ni Angela matapos makulong ang kanyang asawa ay si Jared. Si Angela ay nakarecover na sa kanyang pagkakalulong sa droga at labis na ikinatuwa ang muling pagkikita nila ng kanyang anak. Bago umalis ng apartment, iniwan ni Bone kay Tamara ang isang sobre na puno ng pera at hiniling sa kanya na isama si Angela kapag siya ay ganap na na-rehabilitate na. Pagkatapos ay naghiwalay na rin si Bone at Pinball. Sa ibang eksena, makikita na ipinadala ni McVeigh si JC at ang kanyang gang upang parusahan si James sa loob ng bilangguan. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.